Yung 3 years visa ko ay malapit nang matapos, kaya kailangan ko ulit mag-extend. Hi, hello, minasang konnichiwa for today's mini vlog. Tara, samahan nyo kaming pumunta sa City Hall. Malapit nang matapos yung 3 years visa ko, kaya kailangan na namin mag-extend ulit. Pagkatapos naming sunduin yung anak ko sa school niya, ay dumiretso na kami dito sa City Hall. Ang una, hindi ko alam kung bakit kami pumunta dito. Tapos yun nga, tinanong ko yung asawa ko at ang sabi niya about nga dun sa visa ko. Baka may magtanong sa inyo mga biha, hindi pa po ako permanent dito sa Japan. Yung visa ko ay extend muna. Nung una, isang taon, tapos naging 3 years, tapos hindi ko alam ngayon kung ilang taon yung bibigay nila sa akin. Kinakausap nga ng asawa ko yung staff, pero hindi ko na siya sinamahan kasi binabantayan ko si Kenshi. Bali, tinatanong ng asawa ko kung ano yung mga requirements para sa pag-extend ng visa ko. Guys, hindi po kami dito mag-extend ng visa, ha? Ang mga gaijin dito sa Japan, kapag nag-extend ng visa, ay pumupunta po sila sa immigration. Kaya kami nagpunta dito dahil kukuha ng mga requirements yung asawa ko sa pag-extend ng visa ko. Para pag nagpunta kami sa immigration, ay minsanan na lang. Para hindi na rin kami pabalik-balik kasi kapag nag-extend ako ng visa, sobrang layo na binabiyahin namin. Siguro pagkatapos ng isang oras, ay natapos din yung asawa ko. Habang naglalakad kami, sabi nga ng asawa ko, meron daw silang stop doon na marunong mag-English. Kaya kapag nagpunta daw ako ng City Hall, hindi na ako mahihirapan kasi nga meron daw marunong mag-English doon. Hindi ko na rin tinanong sa asawa ko kung ano yung mga requirements na kinuha niya. Basta hinahayaan ko lang siya kasi siya lang naman lahat yung may alam. Yung expired ng visa ko ay sa June, pero pupunta kami siguro sa immigration, baka siguro mga buwan ng May. Pero pwede naman kayong pumunta ng mas maaga para mag-extend ng visa. Sa mga hindi po nakakaalam, ay maglilimang taon pa lang po ako dito sa Japan. At hindi pa rin po ako marunong mag-Japanese. Kaya buti na lang po at nandyan yung asawa ko at tinutulungan niya ako. Sa mga kagaya ko na walang kamag-anak dito sa Japan, asawa lang talaga natin ang tutulong sa atin. Pagkatapos namin dun sa City Hall, ay dumaan muna kami dito sa supermarket. Wala na rin kasi kaming mga stocks na pagkain dun sa ref. Hinihintay namin si Daddy dahil tumataya muna siya sa loto. Nagbabaka sakali daw, baka manalo. Fast forward na nga tayo mga bi at nakauwi na kami dito sa bahay. Eto nga, tumuulan na naman ng snow dito sa amin. Ang akala ko ay malapit na mag-spring season dito sa amin kasi nga may mga bulaklak na. Akala ko lang pala yun mga bi. Hey guys, grabe, tingnan nyo, mula na naman ng ng snow. Kesingan. Nandito kami sa labas, naglalaro kami. Wow, grabe, yung kamay ko pulang-pula guys. Ang lamig. Ang lamig. Naglalaro muna kami dito sa labas bago kami pumasok dun sa loob. Sana last na to na umulan ng snow dito sa amin. Nakakatamad kasing gumalaw kapag malamig. Sa una lang masaya ang snow, pero kapag nagtagal ay magsasawa ka na dito. Minsan parang ayaw mo nang lumabas ng bahay sa sobrang lamig. Dati pa nga naabutan ko kahit mga bandang April ay umulan pa rin ng snow dito sa amin. Ay, paibay ba talaga ng panahon? Nung isang araw mainit tapos umulan ng snow tapos lumamig. Ay, naku, ano ba talaga? Yan lang guys, at dito na po natatapos ang aking mini vlog. Sobrang nilalambing na talaga akong mga bi, kaya papasok na tayo doon sa loob. Thank you for watching. Sayonara and bye!